Morning po. Sa pumapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sa pagkakataon po ito, nais ko pong ihanda natin ang bawat isa sa atin, no, yung ating mga sarili upang makinig ng salita ng ating Panginoon. Nawa i-focus po natin muna, no, sa mga oras nito ang ating mga sarili para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa panibagong pribilehiyo niya ipinagkakalob niya sa akin sa ating bagong topic series. Bagamat nandito na tayo ngayon sa pangatlong topic series na pinamagatang The Person God Uses, ako po ay nagpapasalamat upang isa sa gamitin ng Panginoon natin upang magbahagi ng kanyang mga salita. So tayo nga ay nasa topic series o pangatlong topic series na pinamagatang The Person God Uses o Ang Taong Ginagamit ng Diyos. Ang taong ginagamit ng Diyos. Ang topic series na ito, mga kapatid, ay napakagandang makikita natin at mapag-aaralang mabuti upang makikita natin sa ating mga buhay. Ano ba talaga ang buhay ng isang taong ginagamit ng Diyos? Ano ba talaga ang buhay ng isang taong ginagamit ng Diyos? Kapag sinasabi kasing lingkod ng Diyos, madalas sinasabi ng ibang tao, no? Ay, mga malalapit yan sa Diyos. No? Malapit yan sa Diyos. Lingkod yan ng Diyos. Malapit yan ng Diyos. No? Banal yan. Mabuting tao yan. So, sa ibang banda naman, may mga nagsasabing, ay, mga umaasa lang yan. Paano umaasa? Umaasa sa miyembro. Nakakalungkot po yun. Ano po? No? Na maririnig sa ibang mga tao na nagsasabi. Pero ikaw kapatid, no? Ikaw, anong masasabi mo kapag sinasabing lingkod ng Diyos o ginagamit ng Diyos? Ano bang meron sa taong ito? No? Ito ba'y matatag? Hindi tinatablan ng problema? No? Strong ba ito sa lahat ng panahon? At wala ba siyang kahinaan? Ang mga katanungan pong ito ay makikita po natin sa ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Ang mga katanungan pong ito ay makikita po natin ito sa ating mga pag-aaralan ngayon. At ang title ng ating mensahe ay Rise Above Discouragement. Ang title po ng ating mensahe ngayong pag-aaralan ay Rise Above Discouragement. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Jeremiah o Jeremias. Sa teksto po natin, Jeremias chapter 20 verses 1 hanggang 13. Chapter 20, verses 1 hanggang 13. So bago po tayo magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, nais ko po munang sandali tayo. No? Hingin ko yung inyong mga oras upang sandali tayong dumulog sa ating Panginoon. Let's pray. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa isa pong napakagandang umaga na inyo po ipinagkakalob sa bawat isa sa amin upang kami ay magkaroon ng isang online service at makapag-aral niyo mga salita. Nawa, dalangin namin na pangusapan niyo po ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na ang anuman po ang amin po mga pinagdadaanan ngayon ay makuha po naming magkaroon ng focus na tunghayan ang inyo pong sinasabi at pakinggan, no? At maramdaman po namin nawa ang inyo pong mga pangungusap sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu sa amin pong mga buhay. Tulungan niyo po ang amin pong mga isipan na magiging alisto na mapakinggan ang inyo pong mga sinasabi sa amin. Muli po, Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay Rise Above Discouragement. Discouragement. Ito po ay parte ng ating mga buhay, mga kapatid. No, ibig sabihin, nakakaramdam tayo ng mga panghina sa ating kalooban. Nasisiraan tayo minsan ng mga kalooban natin. At kung minsan naman ay nawawalan tayo ng mga pag-asa. Lahat ng tao ay hindi exempted, no, sa mga ganitong karamdaman. Kung meron man, siya ay nagsisinungaling. No? Ang pagkakadismaya ng kalooban ay madalas nangyayari ito kapag ginagawa mo yung best mo, pero ang kalalabasan nito ay hindi maganda yung resulta. Ginagawa mo na yung best mo, pero ang nagiging resulta nito ay hindi maganda. Halimbawa na lang, nagpa-practice araw-araw ng basketball, pero pagdating doon sa mismong laro na, talunan ka pa rin naman, no? Natatalo ka pa rin naman. Hindi kaya naman, no? Nagre-review ka ng maigi talaga sa para sa iyong mga notes, no? Dahil mayroon kayong darating na exam. Pagdating na exam, bagsak ka pa rin naman. So nakaka-dismaya po 'yun, no, sa personal na buhay ng mga estudyante. Pangatlo, inaalagaan mong mabuti 'yung mga anak mula sa pagkabata nito, no? Inaalagaan mo talaga silang mabuti para sa paglaki ay magiging
Okay, sana ang kanilang mga pag-ugali, no? May palaki mo sila ng maayos, pero mayroon talagang mga kabataan na nagre-rebelde sa kanilang paglaki at hindi nagiging maganda yung resulta. So, nakakadismaya po yun sa trabaho, no? Ano man yung ating mga nararanasan sa kumpanya, sa pagninegosyo, ginagandahan mo yung produkto para talagang pag ipresenta mo, o di kaya ginagalingan mo yung produktong pinapagawa sa iyo ng kliyente. Tapos pagdating mo doon, pag-deliver mo, nireject. Bakit? Mayroong konting mali. So, ginagawa mo na lahat ng best mo, pero ang nagiging resulta, poor. O di kaya hindi maganda. Reject. Nakakadismaya po yun, no? Ang mga ganitong bagay ay ilan lang sa mga halimbawa na nagdudulot sa atin ng pagkadismaya sa ating mga buhay o sa ating mga pagkatao. At kung minsan pa nga ay parang gusto mo na lang mag-quit o sumusuko, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Ganito rin po ang nararamdaman ni Jeremias sa ating pag-aaralan po ngayon, mga kapatid. Ito po ang nararamdaman niya sa kanyang buhay, paglilingkod po. Sa kabila po ng kanyang paglilingkod, tinawag siya ng Diyos upang magpahayag ng isang mabagsik, no, isang mabagsik na mensahe para sa kanyang mga bayan, sa mga taong suwail, no? At ginawa naman niya ito, pero nung nakaraang pag-aaral natin nung isang linggo, no, hindi niya maatim sa kanyang kalooban yung gagawin ng Diyos sa kanyang sariling bayan. Mabagsik kasi talaga ang gagawin ng Diyos, no? Pero dahil 'yon ang kalooban ng Diyos, kaya niya ito ginawa. Sumunod siya. Nagiging faithful si Jeremias. Pagkatapos ng chapter 8 hanggang 9, chapter 10, nagpapahayag na siya ng salita ng Diyos. Pinapahayag na niya ang salita ng Diyos kung ano yung sasapitin ng mga Israelita. Nagiging faithful siya mula chapter 10. Pagdating ng chapter 18, dito na nagkakaroon ng pagtatangkang masama sa kanyang buhay. Nung nagkakaroon na ngayon ng masasamang pagtatangka sa kanyang buhay, yung mga tao nakakapakinig sa kanyang mga ipinapahayag. Ang sabi nga sa Jeremias chapter 18 verse 18, nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, patayin na natin si Jeremias. May mga pare namang magtuturo sa atin, mga matatalino na magbibigay ng payo at mga propeta ang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya. Isa pong malinaw na makikita natin dito, mga kapatid, na galit ang mga tao noon na nakapakinig kay Jeremias. No, bakit? Dahil hindi nila matanggap ang kapahayagan ni Jeremias sa kanilang mga buhay. May mga pare naman daw kasing magtuturo sa kanila. May mga matatalinong tao naman daw magpapayo sa kanila. At may mga propeta naman silang magpapahayag ng salita kuno ng Diyos. No? Matitindi na po ang pag-uugali nito. Gaya nga ng ating mga pinag-aaralan noong nakaraang linggo, matitindi na po ang mga pag-uugali ng mga Israelita dito. Umabot na po sila sa sukdulan ng pagkakasama sa kanilang mga puso. Imbis na magsisi sa kanilang mga kasalanan, nagmalaki pa. Meron tayong mga tao na magtuturo sa atin, na magsasalita sa salita ng Diyos. Meron naman silang sariling mga tao. Pumipili na ngayon ng mga taong pabor sa kanilang mga ginagawa, kampi sa kanilang mga ginagawa. Kanilang ginagawang mga pagsamba sa Diyos-Diyos yan. No? Pabor sa kanilang mga kagustuhan. Pumipili na lang. Marahil may mga ganyan ding mga tao ngayon. No? Pero focus tayo ngayon sa ating pag-aaralan ngayon. Pumipili ang mga Israelitang ito ng kanilang mga taong gustong mapapakinggan ngayon. Bagamat may mga ganito ng mga pagbabalak sa buhay ni Jeremias, no? Ng mga masasamang pagbabalak sa kanyang buhay, nagpapatuloy pa rin siya sa pagpapahayag sa salita ng Panginoon. Chapter 19. Doon, nangaral naman siya, nagpapahayag siya. Dahil yun ang inuutos sa kanya ng Diyos. Pagpasok niya sa templo, nagpapahayag siya, buong chapter 19 na yan, nagpapahayag siya doon. Tapos, ito ngayon ang nagiging kasagutan ng mga nandun. Siyempre, nasa templo na yan eh. Nasa loob na yan ng templo. Nagpapahayag. Kaya ito ang gagawin ng Diyos sa inyo. Makikinig kayo. Ito ang gagawin ng Diyos sa inyo. Pero ano ang nagiging resulta ngayon? Pagkatapos ng chapter 20 na pangangaral niya, ay chapter 19, sa chapter 20 na ating tekstong pag-aaralan, ito ngayon ang sagot nila.
verse 1 hanggang 2, si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias, kaya ipinabugbog niya ito. Ikinadina ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Nagkaroon po dito mga kapatid ng isang persecution. Kinawawa si Jeremias. Pagkatapos niya mangaral, ipinabugbog siya. Kinawawa siya. Kung sa chapter 18, mayroon palang pagbabanta sa kanya, yung mga tao, pagdating doon sa templo, pinabugbog siya. Naginulpi siya. No, kinawawa siya. Tapos, iginapos, saka, ibinalunggo. Ano pong gusto ko makikita natin dito mga kapatid? Hindi ba't ang mga taong ito, ito yung gustong-gusto. Mahal na mahal ni Jeremias noon. Concern na concern pa nga siya sa mga taong ito eh. Bayan niya ito eh, sariling bayan niya ito eh. Pero tapos ngayon ito, pinagtulong-tulungan siya upang gulpihin. Ipugulpihin, kawawain, ipasok sa kulungan. No? At inilagay pa sa itaas. Itaas ng pintuan na Benjamin para talagang kitang-kita ng karamihan. Yang Jeremias na yan, oh, kitang-kita, oh, ginulpi. Tapos, nandun, nakakulong. Kung sa English pangangsalin, ang sabi eh, then Pashur struck Jeremiah the prophet and put him in the stocks. Then were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. Ibinitin siya sa itaas ng gate. Para saan? Pagtawanan. Anong ginagawa mo dyan? No, akala ko ba nagpapahayag ka ng salita ng Diyos? Ano kayang nararamdaman niya? Ano kayang nararamdaman ni Jeremias nung panahon na yun, nung nandun siya, nakakulong, bugbog sarado, gulping-gulpi ang mukha, kinawawa, no, namimilipit sa sakit, pero walang magagawa dahil nakagapos nga ang kanyang mga kamay, yung kanyang mga paa. Wala siyang magagawa, nagtitiis sa hirap physically, emotionally and spiritually. Nagugulo, gulong-gulo ang buhay, no, ang kanyang nararamdaman. Bakit ito ang napapala ko? Bakit kaya? Ngayon, ipagpapatuloy natin ang verse 3 hanggang 6. Pagpapatuloy po natin, kinaumagahan ng siya'y pakalagaan ni Pashur, sinabi ni Jeremiah sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Takot sa lahat ng dako, sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipapatay naman ang iba. Pababayaan ko ring makuha ng kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kamkamin ang lahat ninyong mga ari-ari pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, no? At ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing kasama ng iyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Mula sa maghapong nakakulong hanggang kinabukasan, magdamag nakakulong, nagkaroon ng mabuting pagpapasya naman dito si Pashur ngayon, na isang makataong pagkilos. Siguro, sa isip-isip niya, kailangan ko na itong pakalagan, sapat na siguro itong parusa ko na ibinigay ko kay Jeremias, no? Para magsisi ito sa atin. No? Humingi ito ng tawad sa atin. Andito ngayon, pinakalagan ngayon si Jeremias. Bugbog, sarado. Puro gulpi ang mukha, katawan. Hindi na, imagine natin yan, ang daming magbugbog sa kanya dahil sa kanyang mga pagpapahayag sa salita ng Panginoon. Pero anong ginawa ni Jeremias? Ngunit, harapan siyang hinarap ni Jeremias sa Pashur. Pashur, ikaw, sinabihan niya, ikaw, Pashur. Hindi na Pashur ang tawag sa iyo ng Diyos, kundi takot sa lahat ng dako. Oo, ikaw ay takot sa lahat ng dako. No? Sobrang tapang dito ni Jeremias, mga kapatid. Tinarap niya si Pashur. Nagpapabugbog sa kanya. Isang namumuno. Hindi na Pashur ang tawag sa iyo. Ang Pashur ay may magandang kahulugang pangalan. Ano po? No, pero parang binigyan niya ito ng parang
Isinumpang pagkatao, isinumpang pangalan. Ang pasyur ay may kahulugang magandang pangalan, freedom at or peacefulness. Pero ipinalitan ito ng Diyos ng takot sa lahat ng dako. Bakit? Katatakutan siya sa lahat ng kanyang mga kaibigan, sa kanyang buhay, sa kanyang mga pinaggagawa. Pati sa kanyang sarili, mauunawaan niya. At matatakot siya sa kanyang sariling mga pinaggagawa. No, dagdag pa ni Jeremias, kayo ay sasakupin sa Babylonia. Ang lahat ng inyong mga kasamahan dito, sasakupin kayo sa Babylonia. Ang marami sa inyo, mamamatay dito. Tapos ang iba, bibihagin sa Babylonia. Lahat ng kayamanan ninyo dito, sasakupin yan, kamkamin yan. Pababayaan kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa. No? Sa inyong pagkatalo hanggang sa masakop kayo, bibihagin kayo. Ganyan katapang si Jeremias sa pagkakataong ito, mga kapatid. No? At ikaw pa sure, no? Mabibihag ka doon sa Babylonia kasama yung mga kamag-anakan mo. Ganun na ganun. No? Kung iisipin natin maigi dito si Jeremias, ikaw pa sure. Bibihagin kayo doon sa Babylonia kasama ang iyong mga kamag-anakan, pati yung mga kapatid mo, na mga kakampi mo sa mga kasinungalingan, mga pinagsasabihan mo ng mga kasinungalingan, mamamatay kayo at doon kayo malilibing. Ganyan po katapang si Jeremias dito, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, kung mapapansin po natin, no, si Jeremias ay hindi na namumuhay batay sa kanyang nararamdaman o sa kanyang mga emotions. No, sa kanyang mga emotions, kundi batay sa kalaubang ipinapagawa ng Diyos sa buhay niya. Rise above discouragement. Di ba? Yung title natin ngayon. Rise above discouragement. Pinapahirapan ka na eh. No, binugbog ka na eh. Pinapahiya ka pa. Pinagtatawanan ka pa at ikunulong ka pa. But still, nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Iba to, mga kapatid. Ibang-iba to. Ibang-iba tong paglilingkod. Ibang klaseng paglilingkod ito sa Panginoon. Siguro kung emosyon lang ang ipinapairal dito ni Jeremias, Lord, anong ginagawa mo sa akin? Ayoko na, Lord. Mapagbigay naman ako, Panginoon. Ibigay niyo na lang sa iba yan. Ang hirap ng pinapagawa niyo sa akin eh. Siguro kung emotions lang, no, kung nakabatay lang siya sa kanya, nararamdaman, ang hirap-hirap, Lord eh. Ang hirap-hirap naman ang pinapagawa ninyo. Anong napapala ko? No, pero hindi ganun, hindi po ganun ang nangyayari, mga kapatid. Bagkus, nagpapatuloy po siya sa pagsunod sa Diyos. Hindi ba't napakaganda po itong matutunan o makukuhanan ng aral sa ating mga buhay din, sa ating mga sariling paglilingkod din natin sa Diyos? No? Kung si Jeremias ay nagagawa niya ito, lalo din naman po tayo, mga kapatid. Lalo din naman po tayo. Bakit? Hindi naman po tayo binugbog dahil sa pagpapahayag sa salita ng Diyos, hindi ba? Wala namang nambubugbog sa atin, nagbabawal sa atin para magpahayag ng salita ng Diyos. Di, magagawa din natin magpapatuloy sa paglilingkod ng ating Panginoon. Pero paano? Paano? Una, itinuturo po ni Jeremias sa atin ngayon ang ipagtapat sa Diyos ang nararamdaman. Maging totoo sa Diyos kung ano ang nararamdaman. Kailangan nating sabihin sa Diyos ang ating nararamdaman kung tayo mayroong mga pinagdadaanan. Verse 7 hanggang 8, sinasabi, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at niniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako. At hinamak sapagkat pinapahayag ko ang inyong mga salita. Sapagkat pinapahayag ko ang inyong salita. Mga kapatid, si Jeremias dito ay nagiging totoo lang din naman talaga sa kanyang nararamdaman sa Diyos. Nagiging totoo lang din naman talaga siya sa kanyang nararamdaman sa kanyang paglilingkod. Grabe naman po kasi talaga ang kanyang nararanasan, lalo na nung siya ay ikinulong. No? Lord, maghapon nila akong pinagtatawanan eh. Maghapon lang akong pinagtatawanan. Pagkatapos lang bubugin, pinagtatawan. Hinikayat niyo mo ba ako dito para magiging ganito yung aking buhay? Hinikayat mo ako, naniwala ako.
Para pagtawanan ba, Panginoon? Ang hirap-hirap po eh. Kung sa English po pong salin yung sinasabi, O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. You deceived me, Lord, eh. And I was deceived you naman. No, kumbaga sa relasyon ni Jeremias at ang Diyos, para itong magkasintahan. Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako niloko? Pinaasa mo ako. Akala ko ba iingatan mo ang puso ko? Nasasaktan ako. Parang ganyan, mga kapatid. Ano mo? No? Akala ko ba? Kapag mag-aasawa na tayo, aalagaan mo ako. Bakit ginagawa mo akong utusan? Parang ganun, patawa-tawa, ano? Pero mag-aasawa ka rin. Well, mga kapatid, kung atin pong titingnan kasi yung hinaing ni Jeremias dito, ay para siya nagiging pusong babae, which is hindi naman masama. Dahil hindi naman kabawasan ang pagtatapat natin ng hinaing sa Diyos. Hindi naman kabawasan ng pagkalalaki ang pagtatapat ng mga hinaing o mga nararamdaman sa Diyos. No? Nagiging matapat lang talaga si Jeremias sa kanyang nararamdaman dito sa Diyos. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ano pong ibig kong sabihin? Kahit na ang isang faithful na servant ng Diyos ay nakakaramdam din ng talaga ng mga kalungkutan. No? Kaginhawaan, kawalan ng pag-asa, no? Pagkalito, naguguluhan sa kanyang sarili dahil nature 'yun ng tao. Nature 'yun ng nararamdaman ng tao, damdamin ng isang tao. No, kahit po ang Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa, nakaramdam din siya ng bigat eh. Yung pasanin na inaatang sa kanya, nakaramdam siya ng hirap. No, Mateo 26:39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatari pa siya at nananalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. Ramdam na ramdam ng Panginoong Hesus ang bigat at paghihirap ng kanyang kalooban sa kanyang sa ating mga kasalanan na kanyang dala-dala. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Ama, ang kalooban po ninyo ang masusunod, hindi ang kalooban ko. Ganyan po ang nararanasan ng Panginoong Hesus. Ganyan din po ngayon, mga kapatid, ang nararanasan ni Jeremias sa kanyang buhay. Nakaranas man siya ng mga kabigatan, kalungkutan, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang nasusunod, ang nagpapatuloy, ang nasusunod. No? Ikaw, kapatid, anong ministry mo ngayon? Anong ministry po natin ngayon? Preacher? Elder? Leader? Tagalinis? Sa chapel, saan man tayo dinadala ng Panginoon na ginagawa natin yung ministry na yon? Saan ka ginagamit ng Diyos? Ako kasi noon, sa visitation. No? Ibibisita sa mga bahay-bahay. Akala ko, madali lang. Hindi pala, sabi ko sa Panginoon, Lord, dito mo ba talaga ako dinadala? Bakit yung tahanan na yun? Lagi akong iniiwasan. Nag-uusap kami, Lord. Laging wala. Nag-uusap na kami, Panginoon. Eh. Ganitong araw ako pupunta sa kanilang tahanan. Pero pagdating sa ganoong araw, wala na. Hindi ako sinisipot, Panginoon. Dito mo ba talaga ako dinadala? Parang hindi ako effective. Tapos mamaya-maya, ipapaisip sa iyo ng Panginoon. Anak, hindi mo ba naiisip yung ibang tahanan? Pinapagkapi ka pa nga eh. Diba? May papitsa-pitsa pa nga kayo ah. Pinag-dinner ka pa nga eh. Hinahatid ka pa. Di ba napakapalad mo sa iyong ministry na kinabibilangan, no? Ba, doon mo ma-re-realize ngayon kung gaano katapat ang Panginoon na nag-iingat at nagpapala sa bawat ministry na binibigay sa iyo. Kung kaya tuloy ka sa pag-serve sa Kanya. Hindi dahil sa mga pizza. Pizza-pizza na yan, ano? Kundi sa pagkaing spiritual. No, kaalan nyo ha? Pagkaing spiritual, alam nyo mga kapatid, kung nararanasan nyo lang sa mga visitation, alas 10 na eh, ng gabi,
Nasa bandang kalagitnaan pa lang ng mga pamilya ang nagbabahagi. Napapasarap sa mga kwentuhan, sa ginagawa ng Diyos. Medyo may pagkalaki-laki rin kasi na pamilya minsan na yung nabibisita. Ay umaabot ng mga alas 11:30 yung pagbabahagi na dahil sa grabe yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Kahit na, alam mo, ang hirap na ng pinagdadaanan, pero but still, nakikita mo yung positivity ng kanilang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. Iba yun, mga kapatid. Kapag ikaw ay masasaksihan mo yun, malaki at marami kang matututunan sa bawat kapatid na nakikita mong ang grabe yung pananampalataya nila sa Diyos. Diba? Kung ikaw naman ay preacher ka, Lord, dalawang linggo ko itong pinaghandaan, Panginoon, eh bakit yung isa nakikita ko, Lord, hindi nakikinig, nakaganon lang. Tapos yung isa pa ngayon, nakatulala, nasa malayong nakatingin, matindi pa na ito, Panginoon, yung isa nakikita ko, natutulog lang. Ang lakas ng hilik, Panginoon. Ano ba, Panginoon? Dalawang linggo ko itong pinaghahandaan eh. Dito po ba talaga ako dinadala sa ministry na to? Anak, saan ka ba naglilingkod? Sa kanila o sa akin? Sa inyo po, Panginoon. Eh di magpatuloy ka. Diba pa? Kung titingnan lang natin talaga, mga kapatid, napakapalad na po natin ngayon sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil kung makikita natin yung mga lingkod ng Diyos noon, pisikalan yung buhay nila, no, yung mga humahad lang sa kanilang paglilingkod sa Diyos, sa atin wala namang pisikalan na nagpipigil sa atin eh, no. Hindi naman tayo pinapahiya, talagang pinagtatawa na harap-harapan, binubugbog, walang ganoon eh, no. Pero sila Jeremias noon nagpapatuloy, kahit na binubugbog na siya ng husto sa kabila ng kanyang paglilingkod. Number two, maging masunurin at patuloy na gawin kung ano ang tinawag sa iyo ng Diyos. Verse 9 hanggang 10, ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto, sinisikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Naririnig kong maraming nagbubulong-bulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinabi nila, isumbong natin. Isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. Mga kapatid, makikita po natin dito ang damdamin ni Jeremias na kung saan gustong-gusto na niyang mag-walk out sa Diyos. Ayaw na niyang magsalita sa Diyos. Ayaw na niyang ipahayag ang pangalan ng Diyos. No, ayaw na niya. Nandun na sa, dumating siya sa punto na nagtampo na sana talaga siya. No, ayaw ko na. Ayaw ko nang sabihin pa yung pangalan mo sa mata. Ayaw ko na ipahayag yung pangalan mo, Panginoon, sa mga tao. Bakit? Dahil sa ginagawang hindi makatarungan ni Pastor sa kanyang buhay. Pinabugbog siya. Hindi makatarungan yun. No? At ano, alam nyo ba, mga kapatid, kung ano pang mas masakit pa dito? Pati yung kanyang mga matatalik na kaibigan, no? Matatalik na kaibigan ay naghahangad ng kanyang kapahamakan, kasiraan sa kanyang buhay. Kaya damang-daman niya ang kirot sa kanyang kalooban. Paano po natin ito maintindihan? Paano po natin ito maunawaan? Nako, ang hirap po nito, mga kapatid, yung ganitong kalalagayan. No, nangyayari po ito sa panahon natin ngayon. Kung si Jeremias na lingkod ng Diyos nagsasabi sa mga Israelita, no, na mali-mali na ang inyong mga ginagawa, no, at nakikita ng mga Israelita masama si Jeremias pa ngayon ang masama ngayon, ganyan na ganyan din po ngayon mga kapatid, isang lingkod ng Diyos pinagsasabihan ang isang kapatid,
mukhang hindi na maganda yung ginagawa mo. Nakikita ko kasi hindi yan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maayos na, nakikipag-usap, pinapakisuyuan. Kapatid, mali na yung ginagawa mo. Tapos ikaw pa ang magiging masama. Ang isasagot sa'yo, patalikod, ikaw pa yung nagiging masama, ibinabalita ka pa doon sa iba, ikaw pa yung masama, tapos may papuspos pa sa Facebook para ipahiya ka. May ganun, mga kapatid, nakakalungkot po yun na makikita na may mga ganong pangyayari. Akala siguro ng iba, madaling mamuno. Hindi po eh. Visitation nga lang, nahihirapan ako eh. Yung mamuno pa kaya? Hindi ba yung mga taong ito na mga lingkod ng Diyos ay mga sarili din po itong mga problema sa kanilang mga tahanan? May mga sarili din itong pamilya eh. Hindi nga natin alam kung nakakain ba ito ng sapat sa kanilang pamilya. Nakakain ba yung kanyang pamilya ng maigi? Hindi natin alam. Baka kung minsan sa hirap ng buhay nila, nawawalan din to ng mga pag-asa. Kung ano-ano mga problema na kanilang mga kinakaharap. Pero nakuha pa rin nilang maglingkod sa Panginoon. Pero nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Nabibigyan pa rin ng oras yung mga miyembro. Yung mga suliranin ng mga miyembro. No? Yun yung nakakatuwa dun eh. Sana maisip, ma-appreciate man lang yun sa iba. Yung paglilingkod, yung ginagawa ng ibang mga namumuno sa iglesia ay para lang din sa kapakanan ng bawat isa. Para sa relasyon natin sa Diyos. No? Si Jeremias, dumating na sa puntong umayaw na siya eh. No? Pero anong nararamdaman niya? Para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang inyong mga salita, Panginoon. Yung salita ng Diyos parang naglalagablab, parang apoy dito, umiinit ng umiinit, ni hindi siya mapakali sa kanyang sarili. Sinisikap pa niyang pigilan ang kanyang sarili, baliwalain ang Diyos. Sinisikap niyang tiisin yun. Pero hindi, parang sasabog siya. Parang sasabog siya sa kanyang sarili. Bakit? Conviction ng banal na espiritu. Conviction niyo yun eh. Ng banal na espiritu. No? Kung tayo, kapatid, nagmamahal sa Diyos ng totoo, matitiis kaya natin siyang huwag pansinin? At nakikita natin yung pagmamahal talaga ng Diyos din sa buhay natin sa kabila ng ating mga nararanasan. Ipinapakita niyo yung kabutihan sa ating mga buhay, sa kabila ng ating mga pagkalugmok sa buhay, pagkabagsak dahil tayo ay nagkasala, pero pinatawad niya tayo. Iyon yung totoong pagmamahal ng Diyos. Sinong tatanggap sa'yo kung ikaw mismo na makasalanan, nagrebelde ka sa Diyos, pero tinanggap ka pa rin niya, pinakitaan pa rin tayo ng pagmamahal ng Diyos. Iba yun, kapatid. Kapag masaksihan natin yun sa ating mga personal na buhay, hinding-hindi kayang pagbawalan yung ating sarili kapag tayo mismo nakasaksi sa pag-ibig na ipinapadama ng Diyos sa atin. No, sa aklat ng mga gawa, pinagbabawalan naman ang mga sina Pedro at Juan. Pero anong sabi nila? Gawa chapter 4 verse 20. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Makikita naman po natin dito mga kapatid kung gaano katapang na magpatuloy ang mga alagad ng Panginoong Hesus noong unang panahon sa kabila ng mga humahadlang sa kanilang paglilingkod. Bakit? Iba kasi talaga yung napakinggan mo mismo yung salita ng Panginoon. Yung nakikita mo mismo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin. Ibang-iba yun, mga kapatid, kahit pagbabawalan ka na ng sino man, hinding-hindi ka magpapapigil. Dahil nasaksiyan, hindi namin ipahayag ang salita, ang aming nakita, at ang aming naririnig. Nasaksiyan namin yun mismo eh. Nasaksiyan namin yun mismo. Naalala ko tuloy, yung meron pa tayo ditong may daily vacation Bible school. Pero, susundo ako sa mga bahay-bahay, no? Susunduin yung mga kabataan. Nagsundo dun. Ayan, tuwan-tuwan yung mga kabataan para pupunta dito sa chapel. Daily Vacation Bible School. DVBS, kumbaga sa shortcut.
May isang kabataan na hindi pinayagan ng kanyang tatay. Awang-awa ako sa bata. Gustong-gusto siyang sumama pero hindi siya pinapayagan ng kanyang tatay. Hindi ka pwedeng sumama. Yung kapatid mo dyan, oh, walang magbabantay. Tapos nandun lang naman yung kanyang tatay, nagiinuman. Kawawa naman yung bata. So hindi siya nakasama. Kinabukasan, yun naman. Sundo na naman dun. Iyak na lang siya ng iyak. Hindi pa rin siya pinapayagan. Sabi niya, isama ko na lang yung kapatid ko. Karga-karga niya yung maliliit na kapatid niya. Sama dito sa chapel. Ayun, nakasama siya. No? Tuwan-tuwa siya dahil nakasama siya. Nitong nakaraang linggo, mayroon kaming Bible study. Nag-resume yung Bible study namin ng mga kabataan. Diyan sumama siya. Nakasama siya. Tapos, ang main topic nga namin noon, nung isang linggo na yon ay mapalad ang mga taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, Santiago 1:12. Nung mag-sharing time na, no, kasi pinagbibigyan kong kahit na nasa mga murang mga edad pa to, sinasanay ko na magbahagi din sila. Ano yung natutunan nila? Tumaya ito ngayon, itong batang ito, na noon ay pinagbabawalan ng kanyang tatay. Sabi niya, gusto pong mag-share sa akin pong natutunan. Sabi niya, ganun sa kanyang Biblia. Huwag po nating sisihin ang Diyos kung tayo ay mga dumaranas na mga pagsubok dahil dito po tayo dinadalisay sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag po nating sisihin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanang problema dahil dito dinadalisay ang ating pananampalataya sa Diyos. Yun lang po. Sabi ko sa isip-isip ko na nung nandun ako sa likuran, parang paantok-antok lang to kanina sa habang nagdi-devotion. Pero ang laki pala ng impact sa kanya ng salita ng Diyos. No, isipin niyo yan, yung pinagbabawalan dati. Pinagbabawalan ng kanyang tatay. Pero nandun talaga yung puso ng bata na matuto. Grabe, pinagpapala ng Diyos eh. Ang laki na itinuturo ang pagbabago. Ang laki ng pinagbabago ng kanyang isipan, ng kanyang buhay, ng kanyang pagtitiwala, relasyon. Ang bata-bata pa, may ganong kaisipan na mag-unawa sa sinasabi ng Panginoon. Iba po yun mga kapatid, kapag iba talaga, kapag ikaw ay mayroong kang puso na matuto, mag-serve sa Panginoon. No? Ibang-iba po yun mga kapatid. Ngayon, tayo, kamusta po tayo sa ating mga buhay? Anong pinapagawa sa atin ng Diyos? Ginagawa pa ba natin ito? No? Tinatawag niya tayo noon pa man para sa paggawa ng kanyang mga gawain, mga kabutihan. No? Ginagawa po ba natin ito mga kapatid? Iyan pong mga katanungan na yan. Iyan pong mga katanungan na yan ang magtatanong sa atin. Retire na ako dyan. Ganun kaya? Hindi, yung mga next generation naman. Ganun kaya, kapatid? No? Hanggat may buhay tayo, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos si Lord sa atin, mga kapatid. No? Kung iniisip natin, tapos na tayo, tapos na ako dyan. Tatapusin talaga tayo ng Diyos yan, kapatid. No? Hanggat may hininga tayo, hanggat may buhay pa tayo, may plano si Lord sa atin. No? Don't focus your discouragement. Focus on God's strength. Focus on God's strength, mga kapatid, para makapagpapatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Kanya sa ating mga buhay. Nung huwag tayong mag-focus sa ating kahinaan, mahina na kasi. Huwag, mga kapatid, kahit tutungkod-tungkod ka na, serve pa rin sa Panginoon. May plano si Lord sa iyo, kapatid. No? Rise above discouragement and we should continue to serve our God. We should continue to serve our God. Walang expiration dito. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Walang paubaya-paubaya sa mga next generation. Hanggat may buhay tayo, magsiserve tayo sa Panginoon. May plano si Lord sa atin mga kapatid. Number 3. Alalahanin mo ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alalahanin mo ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Verse 11 hanggang 12, sinasabi, subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko.
Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma, mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Alam niyo po mga kapatid, sadyang napakabuti talaga ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? No? Kahit ano pa man, ito pa man ay sa kasiyahan o sa mga kalungkutan, ang kailangan lamang nating gagawin, alam niyo po ba? Unawain kung ano yung ginagawa itinuturo sa atin ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay dumaranas ng mga samot-sari mga problema, unawain kung anong ginagawa, anong ituturo ng Diyos sa atin. Si Jeremias ay pinangakuan ng Diyos, no? Sa chapter 1, di ba? Chapter 1, verse 8. Sabi, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Jeremias chapter 1 verse 8. Mga kapatid, napakaganda po ng pangakong ito, no? Kahit ikaw na mapagsasabihan o makakabasa nito, nako. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Yes Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Panghahawakan ko talaga ito. No? Tapos mababasa mo pa ang Romans 8:11. Kung ang Diyos ay panig sa akin, sino makakalaban sa atin? Nako. Amen. Ay talagang mapapa ang gaan-gaan ng iyong pakiramdam. Na bless ka. Dahil pangako 'yon ng Diyos eh. No? Pangako 'yon ng Diyos. Ngayon kapatid, hindi magiging fully effective 'yan sa buhay natin kung tayo ay laging nasa panahon ng kaginhawaan, ano? Kasiyahan, karangyaan. Hindi yan magiging fully effective kapag nasa panahon tayo ng kaginhawaan, karangyaan, kasiyahan sa ating mga buhay. Ang pangakong yan ay ibinigay ng Diyos upang ihanda tayo sa labanan. Ang pangako ng Diyos ay ibinigay sa atin upang ihanda tayo sa labanan. Upang, no? Upang mayroon tayong mahuhugot kapag nandoon na tayo sa digmaan. Mayroon tayong mahugot kapag nandoon na tayo sa digmaan dahil yan naman talaga ang magpapatibay sa atin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan kapag tayo ay humarap na ngayon sa mga samot-saring mga pagsubok sa ating mga buhay. No? At alam niyo po ba kung ano pa ang mas mahirap dito? Yung sabay-sabay na ng mga pagsubok ang dumating sa atin. Hindi mo alam kung anong uunahin. Naku Lord, bakit naman sabay-sabay Panginoon? Kaya kakayanin ko ba ito? Mas mahirap yun kung sabay-sabay. At ang mas mahirap pa talaga, no? mas mahirap pa talaga, ang dami mo na nababasa ang mga pangako ng Diyos. Bakit? Parang walang epekto ito sa buhay ko. Parang walang talab sa buhay ko. Basa ka na ng basa sa salita ng Panginoon. Bakit parang wala pa rin epekto? Parang hindi pa rin tumatalab sa aking puso, kapatid. Huwag naman sanang sumama ang loob natin, ano? Huwag kasing babasahin lang natin yung salita ng Panginoon. Panghawakan natin. Gamitin natin, mga kapatid. No? Ang nangyayari kasi, basa tayo ng basa ng salita ng Panginoon, tapos ang nasusunod yung mga emotions natin. Huwag yun, mga kapatid. Hayaan natin ang Diyos kung ano yung sinasabi niya sa atin, yung kanyang mga pangako sa atin, yun yung masusunod. Pagkatiwalaan natin, gamitin natin. Huwag yung ating mga naiisip. Huwag yung ating mga paraan, yung mga sarili nating mga kakayanan. Dahil bagsak pa rin tayo dun. No, mababagsak pa rin tayo doon. Kailangan nating panghawakan kung ano yung mismong ipinangako ng Diyos sa atin. Gamitin natin kung sa digmaan pa at meron kang daladalang itak, kailangan mong bunutin yun. Kung hindi mo bubunutin yun, ikaw ang maiitak ng kalaban. Tatalunin ka ng mga pagsubok. Ikaw ang magiging talunan. Ganun din ang sa buhay ng ating buhay Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kailangan nating gamitin ang salita ng Panginoon, huhugutin natin, may mahuhugot tayo.
Mas malala kung wala, hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Wala kang alam kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Nakakalungkot po yun, mga kapatid. Kaya ini-encourage po na magbasa ng Biblia. Pero kapag nababasa mo ang salita ng Panginoon, tandaan mo ito, panghawakan mo ito, para may mahuhugot tayo pagdating ng panahon, pag umaharap na tayo ngayon sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Hindi madali. Okay, hindi madali. Pero alam ko na meron akong Diyos na kakasama. Si Jeremias, oo, nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang paglilingkod sa Diyos, no? Pero ang pinaka nakikita dito maganda, nakapag-overcome siya sa kanyang kahinaan. Pinanghahawakan niya ang salita ng Diyos eh. Ang pangako ng Diyos sa kanya eh. Pinanghahawakan niya. Anong sabi niya? No? Subalit ikaw, Yahweh, no? Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Nandito si Yahweh. Kakampi kita eh. No, kakampi kita, Lord eh. Alam kong nandyan ka sa tabi ko, ipaglalaban mo ako. Alam ko pala, nandyan ang Panginoon. May Panginoon eh, na maglalaban sa atin sa kabila ng ating mga kahirapang nararanasan sa kalugmukan ng ating mga buhay. So ang sabi pa niya, mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Ano man ang ginagawa sa iyo, kahirapan, mabibigo. Mabibigo. Bakit? May Panginoon. Mga kapatid, tunay na magtatagumpay lang po tayo kung makasama natin ang Diyos sa ating mga buhay. Makatarungan ng Diyos, buhay ang pinaglilingkuran nating Diyos. No? Kailangan lang nating ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Ano man ang ating mga pinagdadaanan. Masabi pa nga ni David, no? sa aklat ng awit. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. No, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya, ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Sa Kanya, ilagak ang inyong pasaning dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang Diyos lang talaga ang may kublihang may dulot na lunas, mga kapatid, sa ating mga pinagdadaanan. No? Mapanghahawakan po natin ito. Mapanghahawakan po natin ang mga ito, mga kapatid. Number 4, purihin ang Diyos ng buong puso. Purihin ang Diyos ng buong puso. Verse 13, awitan ninyo si Yahweh, siya inyong papurihan. Sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. No? Purihin ang Diyos ng buong puso. Ang kawalang pag-asa ni Jeremias noon ay nagiging kagalakan. Ang talunan niyang pag-uugali, no, ay nagiging tagumpay. At ang pagkadismaya niya ay nagiging katapangan na ngayon. Awit at papuri sa Diyos. Awitan at papurihan natin ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, ang pagpupuri natin sa Diyos ay pinaka-the best, no? Ito, gawain ito o gawin natin sa ating mga buhay, lalo na sa panahon na may mga pinagdadaanan tayo. Nandun kasi yung pakikipag-usap natin sa Kanya. Mga panalangin, pagpapahayag ng ating mga nararamdaman. No, kapag umaawit tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, nasasabi natin itong mga bagay na ito kahit na dumating tayo sa punto na naiiyak na tayo sa Panginoon, pero nagpapatuloy ka pa rin umaawit kahit na hirap na hirap ka pang magbigkas ng mga salita dahil nagpapasalamat ka sa Diyos. Grabe, Lord, yung ginagawa niyo po sa akin, pag-iingat. Yung ginagawa ninyo sa akin, Panginoon, grabe yung mga awitin na ipagkakalob natin sa Diyos. Yung mapapakinggan lang natin yung mga hymnals noon, yung pag-aawit sa Diyos, doon natin mapapurihan siya ng labis sa ating mga buhay. Isipin niyo po yung mga kapatid, pagpupuri sa Kanya, pakikipag-usap sa Kanya. Una, binibigyan kasi natin siya ng karapatan sa ating mga buhay. No? Kaya naman si David na manunulat sa mga awit, napakarami niyang naisulat na awitin sa Diyos. Bakit? Nasaksihan niya eh. Yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Siya lang ang napakaraming awitin na naisulat. No? Awit, mga awit, pagpupuri sa Diyos. Sabi niya,
kay Yahweh ay buong puso ako magpapasalamat. Sa gitna ng karamihan ay magpupuri akong ganap, pagkat siya laging handang tumulong sa mahihirap na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Yung sinasabi niyang sa gitna ng karamihan ay magpupuri akong ganap, kumbaga buong buo ang kanyang pagpupuri sa Diyos, iba yun. No? Naturingan na nga siya ditong, anong nangyari kay David? Baliw. Nababaliw na ba yan? O, sumasayaw pa si David sa public. Publicly, sumasayaw sa pagpupuri sa Diyos. Bakit? Ramdam na ramdam, kitang-kita niya ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. No? Yung kagalakan na meron siya, hindi na maitatago publicly. No? Sa ating pagpupuri, mga kapatid, una, kinikilala natin kung sino ang Diyos. Kinikilala natin kung sino ang Diyos. Kapag umaawit tayo, ito ay nag-aalis sa ating mga isipan sa sitwasyong pinagdadaanan natin at ipinagkakatiwala natin ito sa Diyos. No? Ipinagkakatiwala natin ito sa Diyos. Binibigyan natin siya ng karapatang manguna o pangunahan tayo sa ating mga buhay. Kinikilala natin kung sino ang Diyos, kung sinong tagabigay. Sa pagpupuri, kinikilala natin ang Diyos kung sino ang tagabigay, kung sino siya. Binibigyan natin siya ng karapatan. Pasok kayo, Lord. Come. Come, Lord. Thank you, thank you, thank you sa buhay na ito, Panginoon. Pangalawa, kinikilala natin ang plano ng Diyos. Kinikilala natin ang plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos sa mga Israelita nun? Napakaganda. No? Para maiayon muli ang kanilang relasyon sa Diyos. Manumbalik ba? Kasi umabot na sila sa sukdulan ng kanilang kasamaan. No? Gasgas na yung pangako na yan. Yung Jeremiah 29:11. No? Dito natin yan matatagpuan sa aklat na ito. Lagi nating naririnig ng mga karamihan. Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ang ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ano daw po ang plano ng Diyos sa kanila? No, sa kanila? Hindi para sa kanilang ikakasama, kundi para sa ikabubuti. Di ba napakaganda po nun, mga kapatid? Ikabubuti. Ikabubuti. Dahil naalis yung kanilang, naputol yung kanilang relasyon eh. Iba na yung landas na tinatahak ng mga Israelitang ito eh. Pero anong pangako ng Diyos? Prosper. No? Hope to prosper. Ngayon, kung tayo naman ay may mga pinagdadaanan ngayon sa ating mga buhay, no? May mga pinagdadaanan sa ating mga buhay, inaalog ba tayo ng Diyos sa ating buhay ngayon? O baka gusto lang niya na magiging matibay tayo sa ating mga pananampalataya sa Kanya? O di kaya, kung minsan, baka may nakikita ang Diyos sa buhay mo, kapatid, o buhay ko, kapatid, na kailangan ayusin yung relasyon na yun. Kaya kailangan nating magising sa katotohanan. Ang kailangan lang nating gawin, kilalanin natin ang plano niya. No? Kilalanin natin ang plano niya at suriin para malaman natin. Suriin natin kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, papurihan ang Diyos at tanggapin ang kasalukuyan. Papurihan ang Diyos at tanggapin ang kasalukuyan. Papurihan natin ang Diyos hindi base sa ating mga iniisip o inaasahan sa ating future. Purihin natin siya dahil sa kanyang mga ginagawa at pagtuturo niya sa ating mga buhay, dahil hindi natin kayang harapin ang mga kahirapan sa ating mga buhay. No? Yung sa mga sarili natin, mga pagsisikap, hindi natin kayang harapin ito. Sa ating mga sarili lang mga pagsisikap, yun bang iniisip ng iba na siyang tulog lang to. Kayang-kaya ko na makipagsabayan kinabukasan. Oh, pahinga-pahinga lang to. Okay na ulit ako bukas. Bukas, okay na ako. Problema na ito, wala na to. Hindi po ganun, kapatid. Walang ganun. Walang ganun, no? Hindi mo malilimutan yun. Sabi nga sa aklat ng mga awit 35:10, buhat sa puso ko'y aking ihahayag. Tunay ikaw, Yahweh ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahihina taong mahihirap. At sa nang aapi, sila'y iniligtas. Mga awit 35:10, ang Diyos lang po ang may kakayanang mag-iingat sa buhay ng tao. King na yan, o, nagpapatotoo.
No, kung tutuusin, kayang-kaya niyang talurin ang mga nakakalaban niya noon eh. Napaka makapangyarihan ni David noon eh. No, sino man ang mga kumakalaban sa kanya, kayang-kaya niyang talunin ito, durugin ito ng mga sino man yung mga kalaban niya. Pero anong sinasabi niya? Para sa kanya, si Yahweh ang nag-iingat sa kanyang buhay. Si Yahweh ang nag-iingat, si Yahweh ang nagbibigay sa kanya ng katuwiran sa kanyang buhay, no? Si Yahweh lang ang kanyang kanlungan sa kanyang buhay. Bilang pagtatapos po, no, mga kapatid, bilang pagtatapos. Sa panahon po natin ngayon, marami po tayong makikita mga samot-saring mga nangyayaring hindi maganda sa buhay ng tao, mga problema, no? Na nagpapabagsak sa buhay ng isang tao. Mapapansin din po natin yung pagkilos ng kaaway sa pamamagitan ng mga masasamang pag-uugali na kanyang itinatanim sa tao. Grabe kung papaano magtanim si Satanas sa buhay ng tao. Puot, inggitan, no? Pandaraya, mga kasinungalingan, kayabangan. Ang epektong ito na gawa ni Satanas ay isang magulong buhay. Walang kapayapaang buhay. No? Kawawa ang isang tao. Kapatid, isa ka ba sa nakakaranas ng mga ganitong pag-uugali ngayon? O nagkakaroon ka ba ng mga samot-sari, mga problema ngayon? No? Maaari po natin itong mapagtatagumpayan. You can rise above discouragement. You can rise above discouragement. Kung ikaw ay willing ba na, una, magiging totoo at magtapat sa Diyos sa iyong nararamdaman. No? Magsuko ng buhay sa Kanya. Willing ba tayo na maging totoo at magtapat sa Diyos sa ating mga nararamdaman, isusuko natin sa Diyos. Pangalawa, willing ba tayong maging masunurin at magpatuloy sa ipinapagawa ng Diyos? Willing ba tayo na magiging masunurin at magpatuloy sa ipinapagawa sa atin ng Diyos? Pangatlo, maging willing ba tayong maging mapanuri, no? At magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos? At ang panghuli, willing ba tayong mapapapurihan natin siya sa ating mga buhay? Purihin siya sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. Kung willing tayo sa mga ganitong gawain, mga kapatid, sa mga katanungang ito, aasahan mo, you can rise above discouragement. Hindi na emotions ang mangingibabaw sa ating mga buhay. Yung malungkotin nating mga sarili, yung mga laging talunan nating sarili, kung magpapagamit lang tayo sa Panginoon, kung papakinggan natin yung kanya mga sinasabi, kung willing na willing talaga tayo na i-drive tayo ng Panginoon sa buhay natin, Lord, sige, pangunahan niyo po ako. Kayo na, Lord, i-welcome ko kayo, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kayo na, manguna sa buhay ko, Panginoon. Kung yan ang gustong-gusto natin, kapatid, sa ating mga buhay, hindi na tayo makakabase doon sa ating mga emotions kasi nakabatay na tayo sa gagawin ng Lord sa buhay natin. Doon na tayo mag-focus sa buhay natin. At hindi na doon sa ating mga discouragement sa buhay natin, kundi sa Panginoon. Makakaramdaman tayo, yes, oo, pero nananatili yung ating pag-asa sa Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami Lord ay nagpapasalamat Panginoon sa inyo pong mga mensaheng ipinapakita sa amin sa buhay ni Jeremias na kung saan kami ay nakikita po namin ang buhay na meron sa Jeremias at ang buhay na meron kami sa kabila ng amin po mga paglilingkod sa inyo. Totoo, Panginoon, na hindi po namin maiwasan ang mga discouragement sa buhay na ito, pero napakasarap makita ang inyo pong mga pangako sa buhay naming ito kung kami ay magtitiwala ng lubos sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa amin pong mga sarili na magkaroon ng isang totoong paghawak sa inyong mga pangako sa buhay namin ito, Panginoon. Upang makita po namin, Panginoon, ang inyong pong mga ginagawa, ang inyong pong mga sinasabi noon pa man sa amin pong mga buhay. Mula nang kami ay tumanggap sa inyo, Lord, salamat sa inyong pong mga salita na patuloy na nangungusap sa amin. Nawa kami
mula ngayon ay magsaserve patuloy kami na bumangon at maglingkod sa inyo, sa inyong pangalan, at ipahayag kayo anuman ang amin pong mga ginagawa. Kayo nawa ang siyang patuloy nakikita sa amin pong mga buhay. Maraming maraming salamat, Lord, sa buhay na ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you po, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.